like a Hellcat. Bayan, iniimbestigahan nyo na? Sir, may mga ano lang, may mga iniimbestigahan kami. Kasi ganun talaga, ganun yung style niya. Oh, challenge, mga, mayaman challenge, di ba? May mga iniimbestigahan kami, sir. Okay. Mabigat ang parusa, no? Lang. Sir, kayo na po magbanggit kung anong kaparusahan para... Ayan, oo, matakot naman itong mga to. Babala na rin, ano? Yung mga scams, mga phishing, dumadami, ma'am. May mga nagpo-project pa nga dito, ma'am, na kunyari namimigay sila ng mga bigas. Tapos, isa-challenge nila yung isang class ng society para mag-donate din. Yung pala, ang aim and goal is to ask for donations na itatago niya din pala, hindi para sa publiko. Yung social media, buong mundo to eh. So, paano po kunyari, galing abroad yung author? Di ba, may mga Pilipino po abroad eh. Galing abroad, Pinoy, syempre matatanggap mo yung conference mo siya. Facebook, paano yun? Sakop pa ba siya nung batas o hindi naman? Yes, sir. May jurisdiction meron kasi tayo dun, sir. Regardless kung nasaan yung location ng tao. For as long as either yung complainant or yung subject nandito sa Pilipinas, sir. Alam nyo, kailangan talaga kayo dahil ang daming oras po ng mga taong matataba ang utak. Mm. Para, di ba? Ang daming oras pero nila. Pero alam mo, ang Pangulo na mismo ang nagsabi na... kung sa mga tao na mga hindi masaya kung yung sa nakukulangan sa response ng pamahalaan dito sa COVID-19, you are free to criticize. Pangulo na po ang mismong nagsabi noon, sir. Yes, ma'am, tama 'yun, ma'am, kasi yung 'di ba, ma'am, dalawa pwede. Pagka mag-criticize ka, baka may katotohanan eh. Baka maging whistleblower ka pa or makakontribute ka sa improvement, ma'am. Kaya nga sumusunod lang kami dun sa elements ng Article 154 saka yung Bayanihan Act. Kailangan. Tama man si Sir Egan eh, ang daming malilikot ang utak ngayon, ma'am. Kasi yung mga scams, mga phishing, dumadami, ma'am eh. May mga nagpo-project pa nga dito, ma'am, na kunyari namimigay sila ng mga bigas. Tapos isa-challenge nila yung isang class ng society para mag-donate din. Yung pala, ang aim and goal is to ask for donations na itatago niya din pala, hindi para sa publiko. Si Marcos ba yan? Iniimbestigahan niyo na? Sir, may mga ano lang. May mga iniimbestigahan kami. Kasi ganun, ganun yung style niya eh. Oh, challenge, mayaman challenge, di ba? May mga iniimbestigahan kami, sir. Okay. Mabigat ang parusa, no? Sir, kayo na po magbanggit kung anong kaparusahan para... Ayan, matakot naman itong mga to. Babala na rin, ano? Ma'am, sa Article 154 kasi, na Revised Penal Code, ang penalty niya lang, ma'am, is 1 month to 6 months or 200 to 1,000 na fine. Pero ang considering na ginamit ng social media, ma'am, in relation yan dun sa Cyber Crime Prevention Act. At yan, 1 degree higher. Ang penalty nun, ma'am, is 6 years, 1 day to 12 years. Pagka Article 154 in relation to 10175. Sa Bayanihan Act, ma'am, medyo mas mababa na. Sa RPC, sa Revised Penal Code, walang parang aggravating circumstance kapag kunari, kamukha ngayon, di ba, national health emergency, tapos saka ka pa nag... Walang parang aggravating circumstance na ganun. Ma'am, sa appreciation na ng court yun, pero yung ini-impose lang sa Article 154, yung 1 month to 6 months, 200 to 1,000. Pero na, yung public kasi, ma'am, hindi nila nare-realize kung gaano kataas yung penalty pagka in relation to the Cyber Crime Prevention Act kasi ginamit mo yung social media under Section 6 kasi ng article ng cyber crime, ma'am. Pwedeng 1 degree higher yung penalty mo. Ang 6, lumalabas nga, 6 years, 1 day to 12 years. Sa Bayanihan Act, mabigat. Medyo mas mababa, ma'am. 10,000. Pero 10,000 to 1 million ang multa. Opo. 2 months of imprisonment. Or both. So, ibig sabihin, yes, maaaring minultahan ka na, kinulong ka pa. Ibig sabihin, tama, hindi lang PUIP, PUM ang binabantay natin, pati itong mga KSP. Nagpapansin lang yung iba dyan eh. Ay, Victor, eto, bago kami magtapos eh, baka fan mo ito, nagtatanong lang kung taga Sorsogon City ka ba? Sir, taga dito lang ako, sir. Ah, dito ka lang. Pero may mga kaibigan ako dun, sir. Ah, mukhang may kapangalan ka. Okay, thank you, ha. Salamat ingat po. Salamat, sir. Salamat, ma'am. Ingat kayo. Victor Lorenzo, hepe ng NBI Cyber Crime Division. Thank you.
Mm-hmm.